Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa May Art Life. Bago pala ang lahat, I'd like to greet all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. So, for today's episode, gumagawa ako ng customized t-shirt para sa Christmas party with my family. We do this every year na meron kaming theme for Christmas, and last year was something red. And this year naman is printed shirt with a Christmas character. Pwede pa sana yung sinuot ko for last year's Christmas party, pero dahil nga sa pandemic at sa lockdown, sumikip na masyado yung t-shirt at hindi na siya kasya sa akin. At dahil ayoko na rin mag-ikot-ikot at gumastos, nag-recycle na lang ako ng white t-shirt ko. So gumamit din ako ng permanent markers para kahit labhan ay hindi na siya mabubura or mag-fade. Pwedeng-pwede nyo rin to gawin guys sa shoes or bags or tulad nito sa t-shirt. Kapag sa shirt nyo nga pala ginawa, since lalabhan to ng paulit-ulit, make sure na after nyo gawin yung artwork, plansahin nyo na muna bago nyo isuot or labhan. This is to make sure na yung ink is mag-e-embed dun sa fabric at mas magiging fade resistant kapag nilabhan. Kapag pinlansahan nyo nga pala yung t-shirt, patungan nyo na rin ng bond paper o kaya mas maganda, baking paper or wax paper. Minsan kasi may ibang mga markers na dumidikit yung ink sa plansa, so to be on the safe side, lagyan nyo na lang ng papel or wax paper kapag pinlansa na siya. Regarding naman sa markers, make sure na marami pa yung ink niya kapag gagamitin nyo, dahil kapag fabric or tela yung ginamitan nyo ng markers, mas maraming ink ang inaabsorb ng tela, kaya may tendency din na maubos ka agad yung ink ng markers nyo. Ito palang gamit kong markers today are Flex Office Nero markers. Kung titingnan nyo yung size niya, parang tulad lang ng regular pens, hindi tulad siya ng ibang markers na malaki yung barrel. Pero surprisingly, very juicy yung ink. Tsaka smooth flowing din yung ink niya. Medyo nagkaroon nga lang ako ng challenges pagdating sa malalaking spaces na dapat kulayan, dahil maliit lang yung tip nito, pero sobrang okay naman siya when it comes to detailing. Maganda din palang itest nyo muna yung markers nyo bago kayo mag-start, dahil may ibang markers, especially yung mga sobrang cheap na markers, na yung ink is nagbablot or kumakalat kapag ginamit for fabric material. Ako so far ang ginagamit ko is Pentel, kaso wala siya masyadong variation ng kulay. And then yung sometimes naman is Sharpie, dahil marami siyang kulay na available. Kaso nga lang, ang Sharpie medyo pricey, so natuwa ako na na-discover ko tong markers na to, dahil mura lang yung Flex Office Nero, tapos meron siyang 10 colors. Alright, tapos na ang Christmas shirt ko and ready na ako for our Christmas party. O nga pala, bago tayo magtapos, gusto ko rin palang magpasalamat sa inyong lahat at sinamahan niyo ko throughout the year dito sa My Art Life. And sobrang na-enjoy ko rin yung mga comments and questions nyo, at yun yung parati kong hinihintay every week. So guys, I'll see you next time. And again, Merry Christmas and a Happy New Year to you and your family. Enjoy and stay safe.